Chen. Today, for our episodes ay gagawa tayo ng wag-anap. Arabic food. Ayan po mga kakitchen, malapit na tayong matapos dito sa ating baby kalabasa or squash. Ayan na guys, ang ating finish na kalabasa or squash. Gasan natin. At isusunod na natin ang ating mga kailangan sa ating war-anap. Lagyan natin ng onion, ang ating bigas para sa war-anap, black pepper, Maggi powder, at salt. Lagyan natin siya ng olive oil. Olive oil. At ang ating giniling na karup or lamb. Ito yung gagawin natin para sa ano, ibabalot natin sa dahon ng ubas. Mix natin. Mix natin, guys. Ito yung gagawin natin na ano, para siyang suman. Ayan. Ready naman natin ang ating mga gagamitin para dito sa ating pambalot. Lagyan natin ng dahon ng ubas ang ating kaserola para hindi masunog ang ating lamb or karop. Ilagay na natin ang sibuyas. Ilagay natin ang kamatis or tomato. Onion. Dapat round yung ano niya pag hiwa, pag slice niya. Parang ano na siya ng decorate para maganda yung ano niya pag isinalin na natin sa ating lalagyan. Ilagay natin ang ating lamb or karup. Malinis yan guys, nahugasan ko na. May bisita kasi ang aming ano, amo. Ang aming boss may bisita siya, kaya nagpaluto siya ng ganito special sa kanya na itong wal-anap. Magbalot naman tayo guys ngayon ng kanin sa balat ng ubas, sa dahon ng ubas, I mean. Tapos, lalagyan din natin ng kanin yung kalabasa or kosa sa Arabic. Paikot natin siya dyan, guys. Yan. Ito madalas ko makikita 'to na ginagawa ni nanay noon.
Kaya ngayon tayo naman yung gagawa. Ganyan siya, guys. Okay, mga kitchen, preparing for squash or kosa. Okay, mga ka-kitchen, tapos na ang ating paglalagay ng rice sa kosa or squash. Tapos na ang ating pag-prepare sa ating waranap sa pagluluto naman. Umpisa na nating lutuin ang ating waranap. Lagyan natin ng men or nana. Garlic. Salt and black pepper. Tubig. Water, ilagay na natin, guys, ang ating lemon. Ayan. Para sa ating final na ingredients ng waranap. Ayan. Pakuluan natin ng 5 minutes at balikan na lang natin. Thank you.